manatili po tayong nakatayo as we read our foundational text this afternoon in Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Ecclesiastes 9:11 or Kawikaan or Mangangaral 9:11. Mangangaral 9:11. Sabi po rito, I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry. And the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Pagbalain ni Lord ang kanyang salita bago tayo umupo, pakisabi mo sa 3 hanggang 5 tao, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa kanya, hindi aksidenteng narito ka ngayon. Sabi mo sa kanya, may plano si Lord sa iyo. Sabi mo sa kanya, mangungusap sa iyo ang Panginoon. At pwede po ba muli palapakan natin na malakas ang ating Diyos na pinuri sinama. Huwag ko tayo mapagod ng pagpapalakpak. Huwag ko tayo mapagod ng pagpapasalamat sa kanya. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Nakakupo po tayong lahat. Accidentally, listen to this. Accidentally, ako po ay galing sa isang paikot-ikot. Minsan umiikot-ikot ako sa minsan walang dahilan. Minsan may ganun eh, no? At ako ay napadaan sa isang gawain na kung saan dinig na dinig ko noon sa aking kotse na nagpupuri sa Diyos sa mga tao. At kapag nakakarinig ko ng ganyan, interesado agad ako, binuksan ko ang aking bintana at nakita ko ang maraming tao sa Amoranto Coliseum sa May Quezon City. Ginawa ko, nag-park ako, pumasok ako sa loob, at isang gawain ng Panginoon, maaaring sa iba ay sasabihin sila ay kulto, no? Dahil lang sa isang doktrina, hindi ko nasasabihin. Pero as I was observing them, habang nandun po ako, hindi ko maitanggi na nandoon ang presensya ni Lord. Hindi ko maitanggi. Because we, as Christians and as servants of the Lord, we are so familiar with the presence of God. Hindi ko maitanggi, bagamat sinasabi ng ibang ito ay kulto. Alam niyo bakit? Wala silang binabanggit, kundi hallelujah, praise the Lord. They continually, walang tigil, pumapalakpak, sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ang napakadami siguro kung mayroong 3,000 tao, lahat po sila'y mga nakaputi. Ah, maaaring alam niya kung anong grupo yan. Lahat sila'y nakaputi. Pero habang sila'y pumapalakpak, umiyak, nakaluhod ang iba, yung iba nga hindi na nakikita kung ano nangyayari doon sa harapan. Pero lahat ho ay seryosong nag-worship kay Lord. At bilang isang pastor, hindi ko maitanggi nandoon yung presence ni Lord. Pwede pala, no? Na kahit sabihin ng iba na kayo ay somehow different in some doctrine. But if you will worship the Lord truly from your heart, because that is what the Lord is searching, yun ang hinahanap ng Panginoon, ang tunay na mananamba ng Panginoon. At kaya po, I just want to challenge our church, huwag po tayong ihinto ng palakpak, ng papuri, pagpapasalamat, pagsasabi ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Sige po, pwede ba taas natin ang ating kamay, sabihin natin hallelujah, praise the Lord. Amen. Last Sunday, we talk about right time. Sino po nandito nung last Sunday? Now, pinag-usapan po natin, the timing is everything. Sabi ng Bible, meron siyang season for everything. Meron siyang season para sa buhay mo. May season siya at may plano siya sa takdang panahon ay mangyayari sa atin. Tama po ba? Sino po rito nandito nung last Sunday at naintindihan, hindi lang nandito ka, but you really understood yung po message ng Panginoon, magsabi ng hallelujah. Amen. Now, pag-usapan naman natin ngayon yung right place. Tamang lugar or right place. Ano sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 11? I have observed something else under the sun. Naobserbahan ko, nakita ko na, pinag-aralan ko na lahat ng bagay sa ilalim ng araw. The fastest runner doesn't always win the race. Hindi porkit mabilis ka, mananalo ka na sa takbuhan. And the strongest warrior doesn't always win the battle. At hindi porkit ikaw ang pinakamalakas sa labanan, mananalo ka na sa digmaan. Kita nyo si Goliath, siyang pinakamalakas doon sa lahat ng mga Pilisteo.
Siya nga pinagmamalaki ng mga Pilisteo. Ang sabi pa nga niya, kung sino man ang magtatalo sa akin, kasi alam niya, confidence sila, siya ang pinakamalakas sa lahat. Pero nagabi siya ng isang batang lalaking si David. Not necessary, you will win the battle. The wise sometimes go hungry, and the skillful are not necessary wealthy. Hindi mo porkit ikaw ay mahusay magaling, mayamang ka na. And those who are educated don't always lead successful lives. Nanya kayo, hindi porkit edukado ka naman, tiyak at siguradong successful na ang buhay mo. Marami mga tao, grabe kung mag-aral, grabe mga narating sa edukasyon, at hindi ho natin binabaliwala yan, bakos tayo po'y nag-i-encourage sa mga kabataan makapagtapos ng pag-aaral. Amen. At kung may chance ka na ikaw'y mag-masteral, mag-doctorate, go for it. Pero hindi ibig sabihin, edukado ka, ay magtatagumpay ka na sa buhay. It is all decided by chance. By being in the right place at the right time. There is no chance in the Lord. Kasi nung tinaslit ho nila, it is all decided by chance, hindi nila mahanap yung eksaktong salita or the word kara. Ang Hebrew word na kara, nang ibig sabihin, translated being in the right place at the right time. Pwede ba natin sabay-sabay sabihin being in the right place at the right time? Kailangan po tayo mga Kristiyano, we talk about last Sunday about right time. Tama po ba? Kailangan nasa oras ka. Kapag oras mong mag-aral, dapat mag-aral ka. That is your season and that is your time. Pag oras mo naman magtrabaho, huwag kang maglakwat siya. Tama? Magtrabaho ka. Amen? Dahil binabayaran ka sa iyong trabaho. Pag ikay estudyante at oras mo mag-aral, huwag kang manligaw na manligaw. Tama? Kasi oras mo yon na mag-aral. Right time. Ano naman yung right place o yung kara? Tulad po sa Bible, may mga kara moment na nangyari. Si Ruth ay nasa right time at the right moment kung saan siya'y kumukuha ng mga butil na nahuhulog doon sa field ni Boaz. Alam nyo, sabi ko nga kanina umaga, ang kapatid ko po, ang pangalan ay Boaz. Bani Boaz, as we call him. Pero Boaz ko talaga siya, Boaz. At ang napangasawa niya ay si Ruth. Talagang biblical na biblical sila. Kaya nung magkaanak sila, alam niyo, naging pangalan ng anak nila, Jesse. O, pero Jesse, di ba? Pero kasi babae, pero Jesse, parehas nila actually yung spelling. Iniba lang yung pronunciation. Baka ang maging apo nila ay si David. Pero alam niyo yung kwento ni Ruth, ang sabi niya kay Noemi, kung ano ang yung bayan ay magiging bayan ko, at kung sino ang yung Diyos ay magiging Diyos ko, hindi niya iniwan si Noemi bagamat namatay niya at kanyang asawa. At kung pag-aaralan natin yung kwento ni Ruth, she was in the right time at the right place nang makausap niya at makilala niya si Boaz na naging asawa niya at redeemer ng kanyang buhay. Ganun din, itong alipin ni Abraham, sabi ni Abraham, hanapan mo ako na mapapangasawa ni Isaac sa bayan ng aking asawa, sa ating lupain doon. At naglakbay itong alipin ni Abraham at eksakto doon sa balon, sa oras na kung saan ay mag-iigib ang mga babae, ay nakita niya si Rebecca na siyang tumulong sa kanya para siya'y painumin at kasama ng kanyang mga kamelyo. At doon nakita ng alipin ni Abraham ang karapat-dapat na mapapangasawa ng kanyang Panginoong si Isaac. They are both in the right time and in the right place. Alam niyo bakit? You can be in the right time but wrong place. Or you can be in the right place in the wrong time or both wrong. Pwede kasi mangyari na tama ang lugar mo, mali ka naman ang oras. Tama? Pwede naman tama ang iyong oras, mali ka naman ng lugar. Nangyari po sa amin yan ni Mami. No? Nang nasa Hong Kong ho kami, birthday ni Gail din, pinasyal namin siya sa Disneyland. She was, I think, 3 years old, Mami?
naka-stroller pa siya, nagpasya kami mag-asawa, dumalo kami sa Macau, kasi ang Macau naman po ay isang ano lang, no, bangka, no, isang barkong sasakay ka lang, papunta ka na ng Macau. So, umikot kami sa Macau, bumili kami ng aming ticket, balikan, nag-ikot-ikot kami, doon kami nag-lunch, umikot kami ng mga casino, tumaya kami ng tumaya, hindi, biro lang. Bawal po sa atin yun. No, hindi tayo tumaya doon. Umikot kami, tignan kami ang napakagandang mga building ng Macau. At nung oras na para kami ay umuwi, tinignan namin yung oras. Alam ko, mga 5:30 o 6 o'clock. Kailangan nandun na kami sa terminal ng sakayan namin ng barkong pabalik sa Hong Kong. Eksaktong oras nandun kami, pero nung binibigyan na namin ng ticket, sabi sa amin, hindi ho ito yung terminal nyo. Right time, but wrong place. Ano nangyari? Nagbayad kami ng another bus going back, going to the right terminal. Nagbayad pa kami ng ticket sa bangka. Naubos ang aming oras. Kailangan pa namin maghintay ng ilang oras sa Macau para makabalik ng Hong Kong. Ibig sabihin, kapag mali ang lugar mo, masasayang ang oras, masasayang ang pera, masasayang ang maraming bagay. Kaya kailangan sabihin mo sa katabi mo, tiyakin mo tama lugar mo. Kasi may mga pagkakataw, tingay na sa akin, misan, wala ka sa lugar. Tama ba? Napakahalaga po kasi ng location, napakahalaga ng right place. Sabi sa katabi mo, misan, wala ka sa lugar. Tingnan niyo itong mga picture na ito. Isang pusang tumatawid sa gitna ng mga canine. Eh, canine dog ba yung mga yan? Diba? Eh, galit na galit ang mga aso sa pusa. Yung isang ibo naman ay lumilipad o lumanding, I don't know kung ibo ba yun, bibe, sa grupo ng mga tigre. Yung lango naman ay lumipad eksakto ng binato yung pin sa diet, kaya naman lumanding sa kanya. At ito pinaka nakakalungkot, yung tumalon sa eroplano, nag-parachute, bumagsak sa gitna ng mga buhaya. Pambira, no? Wrong place naman itong binagsakan niya. Diba? Imagine mo kung ikaw yan, no? Ito na! Bakit dito? Diba? Ang hirap na damdamin yan. No? Nakakapagbigay ng kaba. Pero totoo lang, may mga pagkakataon sa buhay natin, wala tayo sa lugar. Halimbawa, wala ka sa lugar kapag ang anak ang nanenermon sa magulang. Wala ka sa lugar. Wala ka sa lugar kapag ikaw ang babae, pero mas may authority ka pa sa asawang lalaki. Hoy! Wala ka sa lugar kapag mas bossing ka pa sa boss mo. May mo ikaw lang yung sinesweldohan, empleyado ka lang, mas bossing ka pa sa boss mo. Wala ka sa lugar. Wala ka sa lugar kapag ikaw na nga ang nangutang, ikaw pa ang galit kapag sinisingil ka. Sabi sa katabi mo, wala ka sa lugar. Bili mo, no? Sinisingil ka dahil may utang ka, gagalit-galitan ka. Ba't mo ka sinisingil? Hindi na pala ako magbabayad, ha? Ba't tatagbuhan ba kita? Ay, ikaw pa yung galit, di ba? Ikaw pa yung, na? Ikaw pa yung pag-ano-ano, di ba? Yung talagang, yung reaction mo. Huwag mo nga ako sisingilin, pupuntahan kita. Ikaw pa yung galit, ikaw na ngayon ang utang, wala ka sa lugar. Wala ka sa lugar kapag nakikialam ka sa di mo naman alam. Di ba? May mga pagkakataon. Sumisingit ka sa usapan, di mo naman alam kung anong pinag-uusapan. Di ba? Nakikisaw-saw ka sa chismis, sa usapan, pero hindi mo naman alam yung kabuuan ng kwento. Hello? Sabi sa katabi mo, hindi ka dapat wala sa lugar. Hindi tayo dapat nawala sa lugar. Dapat nasa tama tayong lugar. Why? Consistent effort at the wrong location is wasted effort. Very important. Kapag kahit anong pagpapagan na ginawa mo, kahit ano ang effort na ibinigay mo, pero mali naman yung lugar na dapat mong puntahan, wasted effort. Para bagang pumanik ka sa isang building na walang elevator, pero sabi sa'yo, kasi sa tuktok ng building na yan, ay may makukuha kang alahas, mga kayamanan. So, pinanik mo, 50 floor, talaga namang panik-panik ka, sinagamo, pagdating mo doon,
ibang building, nang matalo mo sa kabilang building, nandun pala yung kayamanan. Ang saklap, di ba? Bakit hindi mo tiniyak yung tamang location na dapat mong pinuntahan? At marami sa atin, mga kapatid, we are in the wrong place. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, let us be biblical. When God created everything, He put everything in the right place. Nang nilikha ng Diyos ang kalawakan, ang sabi niya, when God created the heavens and the earth, wala pang liwanag that time, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. At doon sinimulan ng Diyos likhain ang lahat ng bagay na nasa universe. At alam niyo po, eksaktong lugar ang kinalagyan ng mundo. Kasi yung layo niya sa araw, eksakto. Ang tawag ho doon ay golden place. Golden location. Kung saan kapag lumapit na konti ang mundo sa araw, alam niyo ito, walang mabubuhay sa mundo. Konting layo lang, magiginawin tayo. Walang mabubuhay, puro yelo ang mangyayari sa buong sanlibutan. Sakto lang ang lugar kung saan inilagay ng Diyos ang mundo sa layo sa araw. Because when God created everything, He put everything in the right place. Kaya sabi nga niya, mabuti ang lahat ng kanyang ginawa. Ang isda, nilikha niya ito at nilagay niya ito sa eksaktong lugar na tubig. Tama? Ang isda ay hindi para sa lupa, para maglakad. Pag nakakita ka ng isda na lumalakad sa kalsada, yan ay nahuli, kakainin na yan. Hindi yan talaga para dyan. Tama? Pag nakakita ka naman ng ibon sa ilalim ng tubig, nangunguha lang ng ano yan. May mga ganun, dumadive. Pero hindi para siya doon. May minuto lang siya doon. May segundo lang siya para doon. Kasi hindi siya para sa tubig. Tama ba? Kaya ngayong kanta, no? Ang mga ibon na lumalango... Ay, lumilipad. Ulitin natin. Ang mga ibon na lumilipad, natural lang yan. Huwag kang magugulat. Normal lang yan eh. Tama? Ang normal, kapag nakakita ka ng ibon, nandoon sa ilalim ng dagat at lumalangoy. Hindi normal yun. Kapag ang isda, nakita mo nandyan sa pike at nagpupus pa sa kay Jose Rizal, hindi normal yun. Kasi hindi siya para doon. Tama? Ang lahat ng nilikha ng Diyos, naglagay siya ng eksaktong lugar para sa lahat. Ganun din ang tao. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, tao yan. Sabi mo sa katabi mo, tao yan. Tao yan. Nang likhain ng Diyos ang tao, sabi ng Genesis chapter 2 verse 15, then the Lord God took the man when He created the man and He put him in the Garden of Eden. Nang likhain ng Diyos ang tao, iniligay niya ito sa hardin, ang tawag ay Eden. Ang Diyos ang nagpasya. Hindi nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya ito sa kanyang wangis, siningahan niya ito, at ito'y naging buhay na kaluluwa. At nung kinuha niya ito, hindi nagsabi ang tao, Panginoon, pwede po ba ilagay mo ko sa Alaska, malamig doon? O ilagay mo ko, Lord, sa mas malapit sa disyerto, gusto ko ng puro alikabok. hindi ang tao ang nagpasya, kundi ang Diyos ang nagpasya kung saan ilalagay ang tao. Why? Garden of Eden is a special place kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. Hindi kayo? It's a special place sa buong mundo para sa assignment na ibinigay sa tao. Bakit? Kapag nasa tamang lugar ka, listen to this. If you are in the right place, you will receive a revelation from God. A right place for your revelation. Sabay-sabay natin sabihin, a right place for your revelation. Ito sabi ng Jeremiah 18 verse 1 to 2. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down at once to the potter's house
And there I will reveal my message to you. Napakalino po mga kapatid. Ang sabi rito, dumating ang tinig ng Diyos kay Jeremiah at nangusap sa kanya. At ang sabi sa kanya, Jeremiah, pumunta ka sa Potter's house at doon magre-reveal ako sa iyo ng mensahe ko. Pwede sabihin ni Jeremiah, Lord, kasi hindi naman sinabi kung nasa siya that time eh. Maari nasa kwarto siya, maari nasa hardin siya, maari nasa CR siya, pwede niya sabihin, Lord, nangungusap ka na sa akin, ba't hindi mo pa ako diretsuhin? Bakit kailangan pa ako pumunta sa Potter's house? Dito na, Lord, kausapin mo na ako, narinig na kita eh. Hindi. Ang sabi ng Diyos sa kanya, go down at once to the Potter's house, and there, doon, makakatanggap ka ng revelation at mensahe ko sa'yo. Because there is a specific place, listen to this, na kung saan doon ka lamang makakatanggap ng revelation kay Lord. Hindi lahat ng lugar pwede mangusap sa iyo ang Diyos. Kanya kayo? Mahirap makatanggap ka ng revelation kapag ikaw ay nasa bar. Ibang revelation matatanggap mo dyan. Walang holy revelation ka matatanggap kapag ikaw ay nasa disco. Walang holy revelation. Alam mo, matatanggap mo revelation kapag Kristiyano ka na, conviction. Wala ka sa tamang lugar, anak. Tama? Yun ang maririnig mo. Pero kung gusto mo makatanggap ng direction, makatanggap ng revelation, kapahayagan ng pagpapala sa buhay mo, kailangan nasa tamang lugar ka. Yes. Tanungin mo ngayon ang katabi mo, nasa tamang lugar ka ba ngayon? Because you cannot receive a godly revelation if you are out of your place. Tama? Ano kung makakarinig kay Lord? Eh, nandun ka sa computer shop. Naglalaro ka na naglalaro doon. Ano maririnig mo doon? Puro murahan. Puro mga, ala, ito na, paghing kita, alam mo, ha? Diba? Yun yung mga maririnig mo doon. Diba? Puro mga bulihan doon. Pagtatype ko ano-anong buling sasabihin sa'yo. Pero may lugar kung saan you can receive a revelation from God. When John, the beloved, the apostle of Jesus Christ, received the vision recorded in Revelation, he was on the island of Patmos. Hindi sa amang lugar. Pinangakuan na siya ng Diyos, itong lingkod kong ito, itong aking pastor na ito, ay hindi mamamatay, makikita niya muling pagbabalik ko. He's referring to John the Beloved. At nung dumating na siya sa island of Patmos, kasi yung lugar na binilanggo siya eh, ng Romano. At doon sa lugar na yon, mga tao doon ay may sakit, ang mga tao doon ay namamatay sa gutom. Pero sa island of Patmos, doon niya nakita ang revelation na mangyayari sa end time. Nakita niya magdigmaan, nakita na niya lahat ng ito. Nakita niya na bumababa sa alapap ang anak ng Diyos. Kung saan dumating yung rapture, nakita niya ang digmaan ng anghel Michael Angel at ni Satanas. Nakita niya lahat ng yon. Nakita niya yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Nakita niyo, at nasan siya? Nasa saktong lugar ng ibinigay ng Diyos sa kanya. Hello? Ulitin ko, walang revelation pang mali ang lugar na kinalalagad mo. Tanong mo yung ngayong katabi mo, nasa tamang lugar ka ba? If you want to receive a right revelation, you have to be in the right place at the right time. Kailangan nasa current moment ka. Hello? Kita nyo, nasa lugar tayo ng pagsamba. Nandito tayo. Nandito tayo para sumamba. Wala ka sa lugar kung nandito ka tapos nagpe-Facebook ka. Ano ka makakatanggap? Kahit na sumisigaw pa preacher dito, wala ka matatanggap. Kasi, nandito nga, wala ka naman dito. So be here. Sabi nyo sa atin mo, be here. Kapag ka nag-worship, be there. Worship God. Kasi ito yung lugar na itinakda para doon. At kapag gusto mong tumanggap ng revelation kay Lord, kapag kami nangangaral na, this is the place. Makinig ka, buksan mong tinga mo, at may matatanggap ka. Because in the right place, you will receive a revelation from the Lord. A right place for your provision. Sabay-sabay natin sabihin, a right place for your provision. Hindi kasi sa lahat ng lugar may blessing eh. Kanya kayo?
kailangan alam mo yung place of blessing mo sa buhay mo. Sabi sa Genesis chapter 22, ito'y buhay ni Abraham. Si Abraham ay father of faith. Na kung saan, sabi ng Diyos sa kanya sa Genesis chapter 12, beginning verse 1 to verse 3, Abraham, umalis ka sa bayan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ituturo ko. Doon pa lamang, inutusan na siya ng eksaktong lugar na dapat niyang puntahan. At dumating yung time na pangako ng Diyos kay Abraham na bibigyan siya ng anak, binigyan niya siya ng anak. Pero dumating yung pagkakataon, siya ay sinubok ng Diyos. Genesis chapter 22, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Pumunta ka, Abraham, doon sa ituturo kong lugar. Sa Moriah, may bundok doon. Kasi ang Moriah po ay bulubundukin. Pero sabi ng Diyos, hindi. May lugar akong specific. Doon, iyahandog mo ang kaisa-isang pinakamamahal mong anak na si Isaac. Early in the morning, Abraham got up and loaded his donkey, took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, sabi-sabi nga natin, sabihin, on the third day. On the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Listen ha, very obedient si Abraham sa eksaktong lugar na gustong ibigay sa kanya ni Lord. Sabi ni Lord, Abraham, ihandog mong yung anak, punta ka sa Moriah, pero sa hindi basta lang sa bundok, kundi yung lugar na bundok na sasabihin ko sa'yo. Tatlong araw na silang naglalakbay. At ang sabi, pakatlong araw, nakita na ni Abraham yung bundok, tinuro na ni Lord, pero malayo pa. Hanya kayo? It is still in the distance. Maari kung tayo si Abraham, sabihin natin, Lord, tatlong araw na ako naglalakbay. Lahat naman ng aking dinaanan, pare-parehas lang ang itsura. May bus dito, may lupa dito, may mga masukan na puno. Baka pwede dito na lang, Lord. Tatlong araw na, pero malayo pa eh. Ano ba kaibahan doon, Lord? Ano bang meron doon na wala dito? Tama? Kung tayo ay si Abraham, maaaring ganun ang isipan natin. Pero si Abraham ay ama ng pananampalataya, naniniwala sa sinabi ng Diyos na may eksaktong lugar na para sa kanya. Ano man ang nangyari? Verse 9 to verse 14. When they reached the place God had told him about. Listen to me, church. Think kayo lahat sa akin. You have to reach the place that God told you. Hindi pa pwedeng hindi mo marating ang lugar na gusto ng Diyos para sa'yo. Hindi lahat ng lugar ay para sa'yo. That is the reality. Hindi lahat ng lugar ay para sa atin. May specific place na kung saan you will receive a revelation and provision. Ano nangyari? He bound his sack, Isaac, and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven. Papatayin na niya si Isaac eh, kasi sumunod siya sa Diyos. Iahandog talaga niya ang kanyang anak na si Isaac na mahal niya. Ang hirap nun. Nanya kayo? Madali ihandog kapag-benan mo. Talagang, Lord, kahit saan, anytime. Ay, nandiyan yung benan ko, mahal ko yan. Madali ihandog kapag kagalit mo. Di ba? Kahit walang utos doon, gusto mo ihandog ko na to? Eh, pinakamamahal niya, pero sumunod siya. At hindi lang basta sumunod. Specific yung pagsunod niya kay Lord. At nung makarating siya doon, iahandog na niya, papatayin na niya ang kanyang kaya sa isang anak. Sabi na anghel sa kanya, nagsalita sa kanya, huwag mong patayin, huwag mong saktan ang iyong anak. Sapagkat pumasaka sa pagsubok. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. Sabi-sabi nga natin sabihin, the Lord will provide. The Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided.
in the exact place of God in your life, you will receive your provision. Yun ang ibig sabihin nun. Tingkay na sa akin, ulitin ko, in the exact place that God wants you to be, that is where your place of provision. Parang negosyante, hindi porke nakakita ka, listen to me, hindi porke nakakita ka ng maraming tao, potential na para sa negosyo. Tama? Inaalam mo yan, ito ba yung lugar na parang para sa negosyo? Di ba mga negosyante nag-iisip kung tamang lugar ba yung kanyang paglalagay ng kanyang negosyo? Hindi lahat ng lugar pwede kang magtayo. Actually, meron kaming yung pamangkin ni nanay, pinsan nila Pastor Manel, may-ari ho sila ng isang franchise ng siomay. At sila pinag-aaralan nila kung saan talaga dapat yung location na pwede paglagay ng siomay house. Hindi basta-basta ka maglalagay. Nanya kayo? Kasi hindi lahat ng lugar may provision. You have to know the mountain kung saan sinasabi sa iyo ni Lord kung saan doon may provision. Our provision are tied with the specific place that God wants us to be. Kasi ang location ay naka-tied up para sa blessing mo. Pag wala ka sa lugar, sabi mo sa katabi mo, sikuhin mo ng malakas. Pag wala ka sa lugar, wala kang blessing. Tama? Halimbawa, bigyan ko yun ng ilang bagay. Kapatid, Kristiyano ka na, ha? Pero kapag punong-puno ka pa rin ng sama ng loob, wala ka sa lugar. Walang blessing. I'm not only talking about geographically speaking. Yes, napahalaga ng geographically speaking, nasa tamang lugar ka. Pero at the same time, tama ba yung damdamin mo kinalalagyan? Pag puro ka ng galit, sama ng loob, tampo, wala ka sa lugar. Sabi mo sa katabi mo, pag puro sama ka pa ng loob, wala ka sa lugar. Hindi ka tatanggap ng provision. Kailangan matuto tayong makinig kay Lord. Lord, saan ba talaga dapat ako nandoon? Ano ba dapat talaga ang lugar ko? Hello? Kasi our provision are tied with the specific place that God wants us to be. In 1 Kings chapter 17, verse 1 to 6, sa buhay ni Elijah, listen to this story. Now Elijah, the Tishbe, from Tishbe in Gilead, said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." Then the word of the Lord came to Elijah, "Depart from here." Sabi-sabi nga natin sabihin, depart from here. Depart. Again, depart from here. Depart. There are times, listen to me, church, kung saan nangungusap naman sa'yo si Lord, na iwanan mo na yung lugar na yan. Maaari ngayon, tama yung lugar mo, tama ang location mo, pero there is a season na kailangan mag-move on ka. Hello? Hindi pa pwede kasing stuck ka lang sa isang lugar. Ano kayo? Hindi pa pwedeng, oh anak ha, diyan ka lang, habang buhay, ganyan ka lang. Hindi. May plano si Lord sa'yo pataas. Naalala ko ang JTG Manila Church, pag nagsalita ang Diyos sa atin, anak, siya sabi nyo sa atin, it's time for you to move on, maghanap na kayo ng bagong building. Naghahanap tayo ng another building. Nararamdaman natin. At actually, ang Diyos mga kumikilo sa atin eh. Ginagawa niya ang pagkakataon na sinasarado yung building, nabibenta yung building, pinapaalis tayo sa building. Kasi kailangan mag-move on tayo. Sabi nga sa atin mo, it's time for you to move on din. Baka yung location mo, hindi na yan ang eksaktong lugar para sa'yo. You have to depart from there. And turn eastward and hide yourself by the brook Cherit, which is east of the Jordan. Next, verse 4 to verse 6. You will drain from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Doon sa lugar na sinabi ng Diyos, gumamit ang Diyos ng uwak para pakainin si Elijah. So he did what the Lord had told him. He went to Kerit, the ravine east of the Jordan, stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening. And he drank from the brook. Listen to this. Tama yung lugar ni Elijah na sinabi ng Diyos sa kanya, at kaya naman ang provision ni Lord nandoon. Binapadala siya ng uwak. Alam niyo ang uwak, sabi ng Bible, ang uwak ay isa sa maruming hayop. At ang karakter ng uwak, hindi nagbibigay. Ang uwak ay maramot.
hindi nagbibigay. Masamang maduming hayop ang raven. Pero alam niyo po, pwedeng gamitin ng Diyos yung sinasabing marumi, masama, maramot, para i-bless ka kapag tama yung lugar mo. Amen. Hindi niyo ako nag-gets, mga kapatid. Kapag eksakto tama ang lugar na kinalalagyan mo, kahit ang demonyo, kahit ang masamang tao, ay pwedeng gamitin para isupply ang pangangailangan mo. But be there in the right location na gusto ni Lord sa'yo. Kailangan nandun ka kasi sa eksaktong lugar eh. Because your supply is in your there. Sabay-sabay natin sabihin, your supply is in your there. Ang isusupply ni Lord sa'yo na provision, kasi nasa tamang lugar ka. Walang blessing sa'yo pag wala ka sa lugar. Ano kayo? Kaya sabi mo sa katabi mo, alam mo ba yung tamang lugar mo? Parang mangga. Alam niyo po, very proud tayo. Ang Philippine mango is the best mango in the world. Nakatikim na ako ng Mexican mango, nakatikim na ako ng Malaysian, Indonesian mango, pero hindi kasing sarap ng Philippine mango. Ano ba yung pinakamasarap na Philippine mango? Alam ko, bandang Cebu yata eh. Di ba? Meron pa sa Zambales. Diyan sa Bloomington, ang dami nga. Di ba? Nagkala sa kasada. Pero alam nyo ba, ang mangga na tumubo sa Pilipinas, kinain mo. Yung buto, dinala mo sa ibang bansa. Bawal nga yun eh. Pero halimbawa, nakalusot ka. Nagdala ka ng buto. Tinanim mo sa Amerika. Pag tumubo ito, hindi pa rin kasing sarap ng manggang tumubo sa Pilipinas. Kasi bakit? Yung mangga na para sa Pilipinas ay para dito. Nanya kayo? Kahit itanim mo yan doon. Kasi may mga prutas na sadyang hindi tumutubo at hindi nagiging masarap pang mali ang lugar. Ama? Ganon din po tayo, mga kapatid. Tingkay lang sa akin. Kailangan you have to know your exact location. You have to know your right place para ikaw ay tumubo, para ikaw ay mag-flourish, para ikaw ay ma-maximize ni Lord. Hindi ka kasi mamamaximize, hindi ka lalago kapag mali ang lugar mo. Kaya church, tingkay yung lahat sa akin. Kung ito ang church mo talaga, dumito ka. Amen? Kung sinabi sa'yo ni Lord, anak, ito ang pamilya mo, be here. This is your right place for your spirit. Pero kung hindi naman, maghanap ka ng eksaktong lugar mo kung saan doon ka tutubo, doon ka maitatanim, mag-uugat at uusbong. Kasi ang bawat isa sa atin ay may eksaktong lugar para sa'yo. God has a dare for you. Sabi sa katabi mo, God has a dare for you. Mayroon kasi siyang lugar para sa'yo eh. Naalala ko noon, dumating sa akin, alam nung ilang mga pastor natin dito, nagpapastor ako sa Manila, mga buwan pa lamang yata noon, dumating yung pagkakataon, ako ay kinukuha ng kapatid kong maging katuwang niyang pagpapasaw sa Japan. Meron akong eligibility na passport. So iniisip ko, ano ba, iwanan ko na ba itong mga to? That time sila, Pastor Jericho noon, Pastor James, puro bata, puro utang pa ang church. Pwede ko na madaling isipin na, oo nga, no? Baka mas nandun yung blessing ko sa Japan. Pag inisip mo Japan, talagang, di ba, blessing agad eh. Di ba? Pero tinitignan ko yung mukha ng mga ito. Sabi ko, ano, pwede na akong mag-abroad. Doon na lang ako magpapaso sa Japan. Pero, pare, mahal ko na kayo eh. Yun ang word ko, tama? Pero pare, mahal ko na kayo eh. Dito na lang ako. And I know, this is my right place. At alam niyo naman ginawa ni Lord, pinoris tayo ni Lord, pinubayad ni Lord ang mga pangangailangan natin. Hindi siya nagkulang. Yes, nung una parang hindi kaya, pero dumating ang pagkakataon dahil nasa tamang lugar. Hello, napaka-importante ng tamang lugar para sa'yo. Hindi lahat
ng lugar pwede kang nandoon. At hindi sa lahat ng lugar may blessing. You have to know you're there. Saan ka dinadala ni Lord? Salamat, may mga paso tayo. Pinadala na natin sa Sapang Palay. And that is there. Yun ang lugar nila. May mga pinadala na tayo sa Parola. And that is there. In this moment. At may mga pinadala na tayo sa Baysa. Praise God. Kung titingnan natin sila, parang may mangyayari kaya. Meron kayang blessing. Ano kaya? Abangan ang susunod na kabanata. Pero tiyak at sigurado tayo kapag tayo ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, kapag tayo ay nasa saktong lugar na gusto ng Diyos, may pagpapala at may provision si Lord. Imagine mo si Elijah, pinapakain ng raven tuwing umaga at tuwing gabi. Dito sabi nga ng isang pastor, dito makikita mo na agad yung tamang kain eh, na gusto ni Lord para sa atin, umaga at gabi lang eh. Pinapakain, kung kailangan ng tao apat na kain, di apat na kain na pinapakain ni nung uwak kay Elijah, hindi, umaga at gabi lang. Yun ang tamang diet. Aray daw, aray. Hindi pinagkulang ng Diyos si Elijah. Actually, pag binasa natin yung sumunod na mga talata, dumating makakatong natuyo na ang ilog. At ang sabi naman ng Panginoon kay Elijah, it's time for you to move again. And there is a place, sinabi ng Panginoon, kung saan makakamit ka naman ng isang balo. Kailangan kasi alam mo yung lugar mo eh. It's time na ba mag-move ako? It's time na ba na stuck muna ako rito? Pakikinggan ko at hihintayin ko ulit si Lord? At kapag nag-usapan Diyos, listen, hindi laging parang magnificent na parang laging wow, may kumukulog, kumikidlat, nagningning yung buhok, paligid, narinig mo si Lord. Hindi ganun. Naalala niyo si Elijah? Sabi ng Bible, kumulog, but the Lord is not in the thunder. Lumindol, but the Lord is not in the earthquake. Tanya kayo, but when the Lord spoke, it is in a small, still voice. Taimtim na tinig. Kailangan maging sensitibo tayo doon. Kasi kapag wala ka sa lugar na yon, walang provision at walang revelation. Naririnig ba si Lord na, anak, tama yung lugar mo. O anak, mali yung lugar mo. Kailangan makarinig tayo. Amen. Naalala ko, naghahanap tayo ng building. Pagpasok ko doon sa lugar, that time, 20,000 yung inuupahan natin, pinalayas tayo dahil hindi tayo makapagbayad. 7 buwan, umabot sa 140,000 ang upa natin, hindi tayo nakapagbayad. Sabi ng may-ari, pag hindi nyo po binayaran, may kaso kayo. Anong ginawa namin mag-asawa? Nag-iwan kami ng computer, ng mga gamit, at nag-church tayo sa bahay ng tatay ni Pastor Jericho. 3 buwan, pero narinig ko si Lord. Hindi magnificent na word, ha? Kundi anak, parang mayroong still small voice. Maghanap ka na ng building. Hindi kasi kailangan na laging kumukulog, kumikidlat, nagniningning ang buong paligid at merong lilitaw na nagniningning, anak, pumunta ka sa dako doon. Hindi. May still small voice mangungusap sa'yo. Sabi ni Lord sa akin, anak, it's time for you to look for another building. Naghanap ako. Pagpasok ko ng building, narinig ko si Lord. Ito na yung building. Hindi ko alam magkano. Tinanong kay may-ari. 25,000 pesos. Sabi ko, 20,000 di kami makapagbayad. Ito upahan namin, 25. Parang sa logic ng tao, hindi tama. Di ba? Pero narinig ko si Lord eh. Ito na yung next building. Humakbang tayo sa pananampalataya. Nasa tamang lugar tayo. Mula noon, hindi na tayo nagkautang sa bayaran ng ating sanctuary. Amen. You have to know you're there. Kailangan tama yung lugar mo. Dahil kapag mali yung kinalalagyan mo, walang pagpapala ang Diyos sa'yo. Pangatlo, a right place for mission. Sabi-sabi natin sabihin, a right place for mission. Kailangan tama din yung lugar eh. Kung saan may mission ka doon. At may certain time na nilalagay ka ng Diyos doon para sa mission. Ano sabi ng Acts chapter 16 sa buhay ni Pablo at ni Silas kasama nila si Timoteo?
Acts chapter 16 verse 10 to the following verses. Pagkatapos ng pangitain, nangusap sila sa pangitain. Gumayak agad kami, sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos. Natiyak nila. May pangungusap si Lord, may revelation. Upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. And that time, nasa Jerusalem sila, malayo yung Macedonia, maglalakbay sila ng ilang oras, ilang araw, maglalakbay sila ng malayo, makarating lang sa Macedonia. Pwede sabihin na ni Pablo at ni Silas, Lord, pwede bang sa mas malapit na lang na lugar? Bakit ang layo-layo? Bakit kailangan pa pumunta ng Mindanao? Pwede naman sa Bisaya lang. Di ba? Pero meron pangungusap si Lord. Ano nangyari? Mula sa Troas, tuloy-tuloy kami naglayag papuntang Samotrasya. Pwede sabihin ni Paul at Silas, Lord, Troas na lang! Hindi, nagtuloy-tuloy sa Samotrasya. Kinabukasan sa Neapolis, Lord, pwede bang Samotrasya na lang? Hindi, tuloy pa rin. Nagderecho sa Neapolis. Mula naman noon, nagpunta kami sa Pilipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Ito na, pagkatapos ng ilang bayang paglalakbay, nakarating na sila sa Pilipos kung saan lungsod ng Macedonia. Nang natili kami roon ng ilang araw, ito na, may misyon si Lord eh. Ba't sila pinapunta doon? At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pagkakalang doon ay may pagtitipon ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa babaeng nagkakatipon doon. Kala nila mayroong pagtitipon ng Jewish worship kasi kapag kami mga sampo na mga Hudyo, pwede silang mag-worship kay Lord. Yun ang kultura ng mga Hudyo. Pero wala, bagkos nakita niya puro babae ang nagtitipon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia na taga-Tiatira sa isang negosyante na pagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at ang kanyang pinaniwalaan ang pinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung ituturing po niyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuli sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Listen to this. Dahil sumunod si Paul and Silas, sabi, doon gagamitin ko kayo sa Macedonia. Dumaan sila sa ilang mga bayan, pero sabi nila, tuloy pa rin. Sabi sa katabi mo, huwag kang i-stop hanggang pinatutuloy ka ni Lord. Ulitin mo, huwag kang i-stop hanggang pinatutuloy ka ni Lord. Tuloy lang ng tuloy. Amen? And then, nung makarating sila doon sa Pilipos, kung saan sakop na ng Macedonia, nagkaroon ng pagkakataon na may mission pala. Nakausap niya si Lydia, yung babae na kung saan ginamit ng Diyos para magkaroon ng church sa Thyatira. Di ba doon sa Revelation, may tinatawag na 7 churches? At isa doon is the church of Thyatira. At ang pag-aaral po, pag pinag-aralan natin ng history, ang ginamit kaya nagkaroon ng church doon ay ang babaeng si Lydia. E bakit naman naging Kristiyano si Lydia? Dahil si Paul at Silas ay nakarinig kay Lord at saktong lugar, saktong umaga, saktong desisyon, pumunta tayo sa lugar na yon, nandun yung babae na naghihintay pala ng pangangaral. Are you with me, church? Kasi kapag kami sinabi sa iyo na lugar, puntahan mo. Dahil doon, magsisimula na may misyon ang Panginoon sa iyo. Naalala ko, sa buhay ni Bishop Boy Ramos, dahil meron po kaming radio ministry that time, ang tawag po, People Need the Lord Ministry in Radio. At may tumawag, taga Binyan, Laguna, na umihingi ng panalangin. Sa telepono lang, pinag-pray siya sa telepono, nagpapatotoo siya na parang nakaranas siya ng kaginhawaan nung siya'y pinagpe-pray. Pero nag-usap ang Diyos kay Bishop Boy Ramos, magtapos ng programa, wala na sa telepono, nakuha yung address, sabi ng Panginoon, puntahan nyo yung babaeng yan sa Binyan, Laguna. Dinalaw lang nila. Sumunod kay Lord. Alam nyo po ngayon, may JTG na malaki sa Binyan, Laguna. Dahil lang sa pagsunod, napuntahan yung babaeng yan. Kasi kapag may pangungusap sa iyo sino sa isang location, may mission ka. Ang totoo, kung nasan ka ngayon, may mission si Lord sa iyo dyan.
pinayagan ng Diyos na dapat wala ka sa university na yan, pero nakapasa ka, dapat hindi ka naman tatanggapin yan, pero may favor sa iyo si Lord, at nandiyan ka sa university na yan, dahil may mission sa iyo si Lord. Kung nandiyan ka sa bansang yan, nandiyan ka sa negosyong yan, nandiyan ka sa trabahong yan, at hindi dapat ka nandiyan kasi alam mong hindi ka karapat-dapat, pero pinayagan ng Diyos na nandiyan ka, gawa ang Diyos ng Himala, at dahil may mission ka. Hello? May purpose sa'yo si Lord. If you're in the right place, there is a mission. Your right place can be determinant if your dreams will happen or not. Pag maling location, yung pangarap mo sa buhay hindi mangyayari. Nangangarap pa maging doktor, ang mga kasama mo, konduktor. Baka na mangyayari. Nangangarap pa maging pastor, mga kasama mo, tambay lagi, walang pangarap sa paglilingkod. Tama? Nangangarap kang maging businessman, mga kasama mo, tulog ng tulog. Walang mangyayari sa'yo. Tama? Kailangan nasa eksaktong lugar ka kasi yung right location magde-determine yan kung mangyayari ba ang pangarap mo o hindi. Amen? Genesis chapter 2 verse 15, balikan natin yon. Then the Lord took the man. God wants to took you from your place and He wants to put you in your right location. Gusto kang kunin ni Lord sa kinalalagyan mo. Maaring mali ang kinalalagyan mo ngayon. Maaring nasa mali kang relationship. Wala ka sa tamang lugar ng relasyon. At gusto kong kunin ni Lord yan dahil yung relasyon na yan ang nagiging dahilan bakit nag-i-stop ang beses sa buhay mo, kung bakit walang revelation at kung bakit walang provision ng Panginoon. Nahihirapan ka lamang. Gusto kang kunin ni Lord yan. Huwag kang pumalag. Huwag kang magreklamo. Masunod ang kalooban ng Diyos sa'yo. Kailangan nasa tamang lugar ka, kapatid. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it, to be in God's presence and is and will always be our right place. Ang presensya ng Diyos, mga kapatid, ang lagi at mananatiling tamang lugar para sa atin. Walang pinakatamang lugar sa atin, alam nyo, mga kapatid, kung ano? Hindi yung, geographically speaking, Amerika, Pilipinas ba, Maynila, Cebu, Davao, hindi. Kundi kung saan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Dumuon ka, kapatid. Kailangan pinangungunahan ka ng presensya ni Lord. Sabi ni David, Psalms 27 verse 4, one thing I have asked of the Lord. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon. This is what I desire. To dwell in the house of the Lord all the days of my life. Isang lugar ang gusto ko eh. Isang bagay hinihingi ko. Ako ay matagpuan sa presensya ng Panginoon sa buong buhay ko. Next verse. Psalms 84 verse 10. A single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Sabi niya, ang isang araw sa tahanan, presensya ng Panginoon ay higit pa sa 1,000 na damdamin na malayo sa presensya ni Lord. Mas gugustuhin kong tagabantay ng pintuan sa bahay ng Panginoon kesa mabuting pamumuhay, masarap na pamumuhay, maluwag na pamumuhay, pero nasa kasamaan namang lugar. Hello? Kay David, alam niya ang pinakatamang lugar sa kanya. Tanong mo yung katabi mo, alam mo ba yung eksaktong lugar sa'yo? Alam mo ba ang right place for you? And church, the right place for us is in the presence of the Lord. And this is where you belong. This is where you belong. This is our right place. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Now I want you to search your heart. I want you to just look into your personal life right now. What is your location now? Ano ang lugar mo ngayon? Ano ang lugar na kinalalagyan mo? Are you in the right place? Kapatid, wala ka sa lugar pag hindi mo nadadama ang presensya ni Lord. Isang malaking indikasyon, listen to me, tingkay lahat sa akin mga kapatid. Isang malaking indikasyon na wala ka sa lugar pag hindi mo na nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Paano ko ba mararamdaman ang presensya ni Lord?
yung makinikilabutan ako, yung bang tumataas ang buhok ko, paano ko mararamdaman ang presensya ng Diyos? Ano ba ang presensya ng Diyos? Ang presensya ng Diyos ay may kapahingahan. Ang presensya ng Diyos ay may kapayapaan. Ang presensya ng Diyos may katiwasayan. Sa presensya ng Diyos, doon mo matatagpuan ang kahulugan ng buhay. Ang mga tanong mo'y nasasagot. Sa presensya ng Diyos, nandoon ang lahat ng bagay na mabubuti at magaganda. Sa presensya ng Diyos, matatagpuan ang hinahanap ng iyong buhay. Be in the presence of the Lord because that is where you belong. That is your right place. And in the right place, you will receive a revelation. In the right place, you will receive your provision. In the right place, there is a mission.